Naimbagang bigat yung aming kakabsat, Ken Garayem. Magandang umaga sa inyo. Good morning sa inyong lahat, mga ka-inspire, no? So, ngayong araw na ito, mga ka-inspire, ay meron po akong gagawing video at ito ay question and answer. So, meron kasi tayong kababayan, mga ka-inspire, na nag-comment ng katanungan doon sa isa sa mga videos ko sa aking YouTube channel, no? Siya po ay isang forklift operator, mga ka-inspire, at napakahalaga na mabigyan natin ng kasagutan, at hindi na rin para sa kanya lang kundi para na rin sa lahat po ng mga nagtatanong na mga katulad nitong katanungan, mga ka-inspire. Okay, so siya po si JR Nolasco. Okay, so ito yung tanong niya, mga ka-inspire. Sabi niya, kuya, nag-a-apply po kasi ako forklift operator. Ayan. So 95,000 sahod sabi ng agency, then 4 to 5 months daw ang process. Tapos 280k ang placement fee. Totoo kaya na 95k ang pwedeng masahod? Pa-reply naman po. Salamat. Ayan, so mga ka-inspire, no? Napakahalaga nga mabigyan natin ng kasagutan itong tanong ni JR Nolasco. Ayan. So, pero bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, mga ka-inspire, well, I encourage you to click the subscription button dyan sa baba. At syempre, hit mo na rin yung bell button para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Kung gusto mo rin yung mga ganitong klase ng video, information about dito sa Poland. So ito na, mga ka-inspire, mag-umpisa na ito. Sasagutin ko na ito, mga. So, mga ka-inspire, bago ko sagutin yan, ay gusto ko lang munang mag-refresh. So, ibalik ko way back 2021. So, bago po ako naging welder or naging grinder operator, mga ka-inspire. Well, actually, hindi pa naman talaga ako professional welder. Pero, kayang-kaya ko naman na talaga mag-welding. So, kayang-kaya ko naman ng hindi nga lang kagandahan. Pero, pwede na. Ayan. So, nag-aral din naman kami ng welding training school. So, doon sa pag-uusapan natin na forklift operator, kaya ako po nabanggit yon kasi bago po ako mag-apply dito is yung forklift operator po sana yung aking applyan, actually. So, yun talaga dapat. Kaya ako umalis doon sa previous company ko way back 2021 dahil sa forklift operator na applyan ko. So, hindi po yun natuloy dahil mas malaki yung offer dito sa pagiging grinder. Kasi grinder pa lang ako that time. Grinder kasi hindi naman ako marunong mag-welding, no? So, yung forklift operator, mga ka-inspire, kaya ako po siya tinanggihan kasi ang offer lang po sa amin yan way back 2021 is 16 zloty. So, hihimay-himayin natin yan, mga ka-inspire, kasi yung 95,000 na offer kay kabayan, kasi kung ako, gusto ko nang mag forklift operator na lang kaysa mag welding, di ba? Kasi ang pag welding, maraming ano yan eh. Yung apoy, yung usok, yung alikabok, lahat yan. Samantalang pag forklift operator ka, magdadrive ka lang. Ha? Magdadrive-drive ka lang. So mas maganda kung tutusin ang forklift operator. Well, bakit ko hindi yung tinanggap? Kasi nga po, mababa yung bigay po dati. Hindi ko naman po sinasabi na lahat, pero I'm just sharing my experience. So ito na lang yung nagiging basehan ko para ma-share sa kanya sa 95,000 na sahod niya, di ba? Pero kung sakali man na 95,000 yung offer sa iyo at totoo yun, why not, di ba? So ito, mga ka-inspire, that time 16 zloty lang yung per hour na ibibigay po sa amin. So kukwentahin po natin, ha, para mas maganda po, ano? Okay. So wait lang. So ito lang, mga ka-inspire, ganito yung computation natin, mga ka-inspire, no? So actually, sa Pilipinas, forklift operator ako since 2013 hanggang 2018. No? Yan yung naging trabaho ko dyan sa Pilipinas. Yun din yung in-apply ko dito sa Poland, which is pagdating ko naman dito, naging factory worker lang po ako. So, yung offer po sa amin is 16 zloty per hour. Yan, so 16 zloty per hour. So, kung meron kang 12 hours a day, halimbawa na trabaho mo, so multiplied mo by 12. Yan, so meron kang 192 zloty. Tama, 192 zloty ka. So kung halimbawa naman, mga ka-inspire, sa isang buwan ang pasok mo is 24 days, huwag natin isama yung Saturday Sunday, no? So halimbawa 24 days yung pasok mo sa loob ng isang buwan, tapos meron kang 12 hours per day, so meron kang 288 hours a month. Okay, meron kang 288 hours a month. Ngayon yung 288 hours a month na yun is i-multiplied mo siya by 16, kasi yun yung per hour mo as a forklift operator. Okay, so meron kang 4,608.
I-multiplied mo naman ngayon siya, 4,608, multiplied mo naman siya ngayon sa palitan sa peso, which is sabihin natin 12.5, sabihin natin 12.50, so meron kang 55,296. So yun yung offer sa akin dati as a forklift operator, pero hindi ko yun tinanggap dahil mas malaki yung bigay ng isang grinder operator. So ngayon, yung 95K na sinasabi mo ngayon, kabayan, titingnan natin kung pupwede, no? Okay, so 95,000, i-divide mo siya sa 12.5 kasi yun yung palitan ng slot is 12.5. So meron kang 7,600 slot a month. Okay? So yung per hour mo kanina, yung per hour ko kanina is 16. So titingnan natin kung magkano yung magiging per hour mo. So okay. So yung 7,600 slot, i-divide natin ngayon siya sa 288 hours kasi meron kang 288 hours a month, eh kung meron kang 12 hours a day na trabaho, di ba? Hindi kasama yung linggo. Okay. So 7,600 divided by 288. So ibig sabihin po niyan is 26 po, no, yung per hour mo. 26 per hour ang neto mo. Okay. So libre ang accommodation, libre ang lahat. Okay. So kung totoo ito mga ka-inspire, 26 slote, kaya mong kitain yung 95,000 na per month mo na offer sa iyo. Pero ano mga ka-inspire, no? Sir, mas magandang alamin mong mabuti kasi napakalaki ng placement fee mo na 280,000, di ba? Napakalaki nun. So kailangan mong magtanong-tanong or kailangan mong alamin kung totoo ba talaga or yung 95,000 na yun is neto mo na ba yun, kasi kung tutuusin talaga napakalaki sa forklift operator. Sa welder, sahod na ng welder yan eh, kung tutuusin sahod na ng welder yan eh. So yun lang, no sir, yun lang yung masasabi ko, yun lang yung maipapayo ko sa'yo. At doon sa mga kababayan nating forklift operator skilled na nag-a-apply dito sa Poland, susiin po ninyong mabuti, suriin po ninyong mabuti. Para po sa ganon, hindi po tayo kamali at hindi po tayo mapahamak, mapasubo, no, pagdating ng panahon. So yun lang mga ka-inspire yung maisishare ko kay kabayan. Maraming salamat and God bless everyone.